Hello boss babes and bosses out there. So in this video, this is specifically for those people who wants to learn how to edit portrait videos or vertical videos for YT Short, TikTok, or Facebook and Instagram Reels. So if you are still a beginner pa when it comes to video editing, like wala pa kayo masyadong experience, then I guess this video is for you. So I want to address first yung question na feeling ko i-a-ask niyo talaga. Ano yung platform na gagamitin natin when it comes to video editing? So for beginners talaga, I would highly recommend Wondershare Filmora 11. Ito na yung new version ng Wondershare Filmora and marami siyang bagong feature na dadagdag. Actually, meron na tayong previous video na to when it comes to video editing with my video editor, Kay. So you can check out this video here. And I also want to share with you my 3 fave main features talaga ng bagong Wondershare Filmora 11. Isa na dito yung Vnoise, which is ito yung makaka-help sa'yo na ma-enhance yung audio mo. Kasi when it comes to video, yung audio talaga is very, very important. So, isa yung feature na yan sa pinaka-nagustuhan ko. And also, yung quick split mode where mas madali ka nang makaka-split ng mga video clips. And I also like the feature na portrait mode where ito yung gagamitin natin mamaya sa paggawa ng vertical video. And also, hindi mawawala yung feature ng Filmora na maganda yung mga templates niya for effects, for animations, and even for color matching. Meron na silang mga presets ng colors na mamamatch talaga sa vibe na gusto mo. So, I'm gonna share now my screen to you para mas makita niyo talaga step by step kung paano paggawa ng mga vertical videos for your Reels, TikTok, or maybe YT Short. So, yeah, hope you enjoy this. For our step zero, kung wala pa kayong Filmora na download, you can go and click the link below. Diyan yung ma-download yung Wondershare Filmora 11. And then after that, you can just click the one that you have downloaded and then follow nyo lang yung instructions na nag-pop up for the installation. So, that's it. Ito pala yung before. Make sure na na-download nyo yung updated na Filmora 11. Ganito yung icon. Just click it. And then, ito na yung screen mo for Wondershare Filmora. Dito ka magka-create ng project at dito mo naman i-click kung meron ka ng recent project. Since we are going to create a new project talaga from scratch, click natin to. Ito, merong for Instagram, merong for portrait, standard, and cinema. Kung gusto mong for YouTube channel, ito. Pero kung gusto mong pang Reels, YT Shorts, pang TikTok, itong yung portrait yung gamitin mo. And then, click mo lang tong new project. Pero kung meron ka nang na-open na project, you can also click this one. Meron ding mga features like pwede ka makapag-screen record, mag-auto-sync sa beat, matatiming yung mga video clips mo sa beat ng tugtog na pinili mo. Ito din, auto-reframe, meron ding instant cutter, and then AI stylizer. But I'm just gonna teach you the basic on how to create videos for your Reels or TikTok or Shorts. So, let's just do this new project. After mo ma-open, ito yung lalabas na screen. Basically, this is your dashboard na talaga. Dito mo i-a-adjust yung mga clips, mga audios, mga effects, transitions, and the likes. Dito naman yung preview if you are going to play the video. Dito naman is yung mga media mo. Dito mo siya kukunin. Dito mo makikita yung mga folders na ginawa mo. Stack, audio, titles, transitions, effects, elements, split screen. First, I'm going to teach you how to organize your folders. For example, you are editing videos for multiple clients, you can create folder here. Click this one and then ilagay mo na folder name yung name ng client mo. And then, pwede mo ditong i-upload mga intro video clips or mga outro, mga audio na always mong ginagamit sa kanya. You can just click this one to import a file. For example, this one. And then, you can grab this here. As what I have said, this will be your workspace here. Then, pwede mo siya i-play spacebar and then magpa-play siya. But, hindi yan yung gusto ko na ituro talaga sa inyo because there's a very easy way for you to create a reel or yung mga vertical videos, magsisync yung clips mo doon sa background music. So, what are you going to do now? Dapat nandito kayo sa media ha. Tapos, click nyo yung import and then import with auto beat and sync. So, here, as you can see, this is the basic settings and this is the background music. So, you can change that one here. Click mo lang tong folder icon. I've already downloaded one para hindi na tayo matagalan. Click ko lang yung open and then ito na yung beating
feeling na gusto kong sundan ng mga videos natin na ilalagay. Rather than na fast yung beat na gusto mo, slow, or yung normal cutting of videos lang. Meron ding video effects dito. If you're going to click here, lagyan natin ng glow. Glow lang. Let's see yung magiging output niya. Now, let's import media. Kung portrait yung ginawa nyo na size, dapat naka-portrait din. Kasi I've tried earlier na naka-horizontal siya, but it turns out na meron siyang black parts sa baba and sa itaas. Hindi niya nare-resize yung mga horizontal na maging portrait. So, I would highly recommend na if you are going to create reels, mas okay na portrait videos yung mga gamitin nyo. Like this. Let's use na lang all of these clips and see. So, for the length of the videos, we have 35 seconds. So, ito, mga 35 seconds yung kinuha niya from the video clips that I have uploaded. So, for example, you don't like this one, you can basically click the trash can icon here and then let's try to click the analyze. Mag-a-analyze siya, kukunin niya yung mga clips na highlight. Ito yung mga clips na nakuha niya na. Kung ayaw mo na merong background music, kasi itong mga videos na to, meron siyang music originally. Turn off natin yun para yung marinig lang natin is ito lang audio na nasa background music talaga na in-upload natin, okay? So, ayun siya. Mas madali niyang nasi-sync yung background music at saka yung mga video clips. For example, you don't like this, hindi mo siya madedelete dito. You have to export it sa timeline first before mo ma-edit yung mga clip. Click export. Dito tayo mag-a-add ng mga text, title, transition, effects, sound effects, yung mga ganun. Try natin lagyan ng title. Punta tayo dito sa title. You can basically use this. Yung may mga icon, if you're going to use that, you have to pay for it. Pero marami din namang magagandang for free. Click nyo to, tapos free. So, maraming magaganda na pwede mong gamitan for free. Ito yung gagamitan natin for our title. Click mo lang to, tapos lalabas na siya dito. I-change natin yung text. Let's just put good life. You can put the spacing here. Kung anong gusto mo na color. And then, palakihan natin yung ano. Change that to adventure. Okay, so, let's try. Play. Gusto kong i-delete to na part. Hindi siya adventure. Click this. And then, delete. Tapos, mag-add tayo ng stock media. Make sure na nasa video kayo, hindi sa photo. So, orientation, portrait. Para makat siya, pwede nyo siyang split or pwede nyo siyang i-drag lang. To add audio, click nyo lang to. Tapos, maraming mga categories dito. For example, this one, click and then drag. Ito download niya and automatic, you can already use this one. So, for the transition naman, meron din kayong pwedeng mapagpilian dito. Dito din sa effects. Basically, try mo lang siya kung saan mas bagay yung video mo. Just the same with the elements. And then, also the split screen. Kung gusto mong maraming screen or maraming window. Something like this. First, before ko ina-export, gusto ko na slowly volume down yung background music para hindi siya parang napakaano yung cut. Go here sa gilid. Tapos, makikita niyo itong white. Ito, ganito yung arrow niya. Tapos, i-click mo, tapos i-drag mo para mag-slow down na yung background music. And if you're good na for you to be able to export it, just click this one, export. Mas prefer ko talaga na MP4. Just make sure ang custom settings niya is this one, bitrate, ato, frame rate niya, 30, quality is best, and then okay, export. Here, preview niya lang yung ginawa mo. You can also click all of this here para ma-follow nyo yung Wondershare at makakita pa kayo ng maraming tips how to edit videos. Ito yung ginawa natin. Let's try to open it. Thank you.
So I really hope, bosses, na meron talaga kayong natutunan sa tutorial natin ngayon. And I would highly encourage you to take action kung ano yung natutunan nyo. So go now, click the link below para ma-download nyo yung Wondershare Filmora 11. It's really free to try, guys. And don't forget to tag us how when you create an Instagram reel. Tag me at Brixui, at BossedUpPH, and of course, at Filmora_editor. Don't forget to subscribe to Wondershare Filmora YT channel para sa mas marami pang tutorials when it comes to video editing. And yeah, if you like this video, don't forget to join our Facebook group. I'm Ruddy, it's BossedUp by Brixui, and don't forget to like our Facebook page at BossedUpPH, and follow us on our Instagram accounts at Brixui and at BossedUpPH. So yeah, hope to see you guys on my next one. Bye!